Nawawala ba ang alahas mong ginto? Kanina hawak mo lang pero bigla nang naglaho. Naisip mo bang ninakawan ka na naman? O baka naman nahulog mo lang at di mo alam nilamon na pala ng lupa sa bakuran nyo? Nilamon? Paano? Matatandaan na ang pagsabog ng supernova ang naging pangunahing dahilan bakit napakayaman ng ginto ang Earth. Sa mahabang panahon, naipon ito sa crust, kung kaya ito ay minimina ng mga tao para gawing alahas o palamuti sa katawan. Ang gintong alahas ay isang mahalagang pag-aari para sa maraming tao. Madalas itong ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa bagong henerasyon, at maaari itong maging simbolo ng kayamanan at katayuan. Gayunpaman, ano ang nangyayari sa gintong alahas kapag hindi na ito isinusuot o ninanais? Maaari ba itong bumalik sa crust ng Earth? Matakot ka, dahil ang sagot ay oo. Ang gintong alahas ay maaaring bumalik sa crust ng Earth. Ang ginto ay isang napaka-stable na metal, o ibig sabihin, mabigat na metal. Kaya nagtatagal ito sa crust sa loob ng bilyong-bilyong taon. Gayunpaman, may ilang mga paraan kung paano maibabalik ang mga gintong alahas sa crust, katulad ng mga sumusunod. Una, pagkasira. Sa paglipas ng panahon, ang mga gintong alahas ay mawawala at masisira. Ang ginto na nawala mula sa prosesong ito ay maaaring tangayin ng tubig o hangin at kalaunan ay idineposito pabalik sa crust. Pangalawa ay ang paglilibing. Ang paglilibing ng minamahal na kamag-anak kasama ang kanyang mga ari-ariang ginto, o ibinaon mo sa lupa ang alahas na bigay ng iyong dating kasintahan at ginawa mo itong time deposit. Ang alahas na ibinaon sa lupa, sa kalaunan ay maaari itong isama sa bato. Sa paglipas ng panahon, ang bato ay maaaring masira at ang ginto ay maaaring bumalik sa crust. Pangatlo ay ang erosion. Kapag ang gintong alahas ay naisama sa pagguho, maaari itong mahati sa mas maliliit na piraso. Ang mga pirasong ito ay maaaring dalhin sa pamamagitan ng tubig o hangin sa iba pang mga lugar, kung saan maaari silang ideposito. Kung ang mga deposito na ito ay naglalaman ng ginto, ang ginto ay maaaring manatili sa mga lugar na ito. Ang halaga ng gintong alahas na bumabalik sa crust bawat taon ay napakaliit, ngunit ito ay isang tuloy-tuloy na proseso. Sa paglipas ng panahon, ang prosesong ito ay makakatulong upang mapunan muli ang mga deposito ng ginto sa crust. Bilang karagdagan sa tatlong prosesong unang nabanggit, ang mga gintong alahas ay maaari ding ibalik sa crust sa pamamagitan ng mga pagsabog ng bulkan, hydrothermal vent, at paggalaw ng tectonic plate. Ang mga prosesong ito ay maaaring maghatid ng ginto mula sa core ng Earth hanggang sa crust, kung saan maaari itong isama ng mga bato o ideposito sa mga ilog at sapa. Nakakatuwang isipin kung paano bumalik ang ginto sa crust ng Earth. Ito ay isang paalala na kahit ang ginto ay isang mahalagang metal, ito rin ay isang limitadong mapagkukunan. Habang lumalaki ang populasyon ng mundo at tumataas ang demand sa ginto, mahalagang tandaan na ang mga gintong alahas ay maaaring ibalik sa crust ng Earth. Ang prosesong ito ay mabagal, ngunit ito ay tuloy-tuloy. Sa paglipas ng panahon, ang prosesong ito ay nakakatulong upang mapunan ang mga deposito ng ginto sa crust, at tinitiyak na ang ginto ay nananatiling isang mahalagang mapagkukunan para sa mga tao.